The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. One of the 12 who was called Judas Iscariot went to the chief priests and said, "What are you willing to give me if I hand him over to you?" They paid him 30 pieces of silver, and from that time on, he looked for an opportunity to hand him over. On the first day of the Feast of Unleavened Bread, the disciples approached Jesus and said, "Where do you want us to prepare for you to eat the Passover?" He said, "Go into the city to a certain man and tell him, 'The teacher says, my appointed time draws near. In your house, I shall celebrate the Passover with my disciples.'" The disciples then did as Jesus had ordered and prepared the Passover. When it was evening, he reclined at table with the 12. And while they were eating, he said, "Amen, I say to you, one of you will betray me." Deeply distressed at this, they began to say to him one after another, "Surely it is not I, Lord." He said in reply, "He who has dipped his hands into the dish with me is the one who will betray me. The Son of Man indeed goes, as it is written of him. But woe to that man by whom the Son of Man is betrayed. It would be better for that man if he had never been born." Then Judas, his betrayer, said in reply, "Surely it is not I, Rabbi." He answered, "You have said so." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Minsan, kakwentuhan ko ang ilang kabataan at alam niya namang mahilig ako magtanong, "Anong gusto mo paglaki?" Sabi nung isa, "Sana yumaman ako, Father." Sabi ko, "Bakit gusto mong yumaman? Hindi naman masamang yumaman." Sabi niya, "Kasi mas masarap umiyak kung nasa loob ng kotse kaysa tricycle." Pinagnilayang ko yun. Talaga bang magkaiba? Di po ba, ano? Para mas maintindihan ninyo, magkaiba pa talaga ang pakiramdam ng nakahiga ka sa kabaong na metal o ang kabaong mo ay kahoy? Meron ba talagang pinagkaiba? Hindi nyo na mararamdaman yun. Di po ba, ano? Kung ikaw ay lumuluha, sasabihin mo ba, "Ay, ayaw kong lumuha dito, tricycle." Hindi. Mga minamahal na mga kapatid, magandang pagtuunan ito. At madalas ko po itong sinasabi na kung saan nakikiraan lang tayo, kaya yan ang tema ng ating Lenten Recollection. Ano pa? Ano ang mga pinapahalagahan natin na merong halaga sa kabilang buhay? Nung Pasko, sinabi ko na yan. Yung mga lalaki, inaanyayahan ko, na tingnan nyo ang inyong mga wallet. Kasi may mga lalaki ang kakapal ng wallet. Hindi po ba, no? "Misis, tingnan yung wallet ni Mister." Ano po? Ang kapal-kapal. Pero hindi pera ang laman, di ba? Lumang resibo. Kailan nyo i-reimburse yan, di po ba? No? May pakinabang ba yung mga lumang resibo na yan? Hindi ko alam kung anong kadahilanan kung bakit nandyan yan. Mananabi din ako sa mga babae. Hindi makontento yung iba sa isang bag. Yung iba, dalawa, di po ba? No? Yung iba, malalaki. Tabingin ang balikat ninyo kasi
hindi ko maintindihan kung bakit kailangan yung bit-bitin lahat. Di po ba, ano? Hindi nyo tinatanong, kailangan ba talaga itong laman ng bag na ito na bit-bitin ko araw-araw? O nasanay na lang tayo? Nasanay na lang. Di po ba, ano? Ang aming nanay ay mahilig mangulekta ng pinggan. Hindi ko alam kung ganun ang nanay ninyo. Ano po? Pero hindi niya pinagamit sa amin. Maluluma daw. Ano po? Kaya minsan, nagkukwentuhan kami, sinong mamana niyan? Di po ba? Ano? Sabi ko, hindi ako. Ah, di ba? Ano yung mga meron tayong abubot sa bahay? Na anong iniisip natin pagkatapos na tayo ipapanaw? Yung mga damit nyo ba? Iniisip nyo ba na mamanahin yan ng inyong mga anak? Isusuot ba yan ng inyong mga anak? Di ba? Mga minamahal na mga kapatid. Yung iba nga, buhay pa eh. Pinamimigay na yung damit, di po ba? Ano? Bakit? Ah, ayoko namang manahin yan. Pinapahalagahan natin. Hindi ko sinasabing masama ang magbigay ng halaga. Minsan may nakapuna na hindi ko tinatago yung mga certificate of appreciation kapag ikaw ay nagbigay ng talk, yung mga plaque. Sabi nung isa, "Pat, hindi mo tinatago, Father." Sabi ko, "Sapat nang ako'y appreciated." But to keep the appreciation there, sa tingin ko, hindi naman maganda yon. Bakit? Anong gusto mo sabihin mo sa sarili mo? Titingnan mo yan, ay nag-talk ako dyan, ay nagbigay. Hindi. Mga minamahal na mga kapatid, our difficulty of letting go. Perhaps we are so afraid of something only us would know. Magandang suriin yan. Hindi masamang yumaman, inuulit ko. Pero ang pagtingin sa pera ay nagpapahayag kung ano ang ating pinapahalagahan. Kung inyong pinakinggang mabuti ang ebanghelyo at naalala ninyo na minsan tinanong ni Judas, bakit hinayaan na si Maria ay ibuhos ang napakamahal na pabango sa paa ni Jesus? Naalala po ninyo na kung saan ang halaga ng pabangong yun ay ano? 300 days wages. Ganong kamahal yun. Ganong kamahal. Binuhos mo lang sa paa. At ano sabi ni Judas? Sayang naman. Sana pinagbili at ang pinagbilhan na ipamigay sa mahihirap. Tahimik lang si Jesus, hindi po ba? Look at the value. 300 days wages. But in today's gospel, he betrayed Jesus for only 30 pieces of silver. Ang layo ng 300 sa 30. Di po ba, ano? Pagpapakita kung sino ang mahalaga. O walang makukupit. Di po ba? Akala ko ba kinikilala mo si Jesus na iyong, kung hindi mo man maturing na Diyos, o sabi ng ibang teologian, kaya daw pinagkanulo kasi naniniwala siya talaga na muling mabubuhayan si Jesus. Pero bakit ka nagbikti? Why did you hang yourself if you know that this Jesus you follow will rise again? My dear friends, my brothers and sisters, inuulit ko, ano ang inyong pinapahalagahan? Ang pagtingin natin sa pera ay pagpapaalala ng ating mga pananaw sa buhay. Anong meron sa unang pagbasa? Hindi porke hindi umilag ang Diyos, hindi siya nasaktan. Hindi porking sinampal, sinuntok, sabi nga, sinabunutan ang bigote, dinuduraan. Hindi ibig sabihin hindi nasaktan, di po ba? Ano? Tahimik lang.
tahimik lang. Marahil kilala niya talaga ang kanya sarili. Pero, sa Ebanghelyo, nagpadama si Jesus ng sama ng loob. Nagpadama. At ito ang pinakamasakit na talata na nasusulat sa buong Biblia. Ang pinakamasakit na talata na sinabi ni Jesus. Ang alin? Na ikaw ay sabihan, sana di ka nalang pinanganak. Sana hindi ka nalang pinanganak. Wala na sasakit pa doon. Di po ba? Masakit yung umalis ka dyan, Satanas, sinabihan niya si Pedro. Pero, wala nang sasakit pa na sana hindi ka nalang pinanganak. Bakit? Pinagpalit mo ako sa 30 pirasong pila. We have to keep in mind that betrayal are done by friends, not by enemies. Sino nagkakanulo sa atin? Mga kaaway ba natin? Hindi. Kaibigan natin. Kaya nga masakit eh, hindi po ba, no? Bakit ka nagsinungaling sa akin? Bakit mo ako pinagpalit? Hindi po ba, no? Kaya nga masakit. Halimbawa, na ikaw ay pinagpalit sa kabit. Bakit? Nangako ka ba niya sa babaeng yan o sa lalaking yan na mamahalin mo yan ng habang buhay? Wala. Nangako ka sa akin sa harapan ng Diyos. Pero bakit ka nakiapid? Yun ang masakit, hindi po ba? Ano? Masakit. Pero, yung malaking pero, nakadinig na ako ng anak na nagsabi sa kanilang mga magulang, sana iba na lang ang nanay ko. Pagkatapos mong ibinuntis, pagkatapos mong pinalaki, pagkatapos mong pinag-aral, pinapaalalahanan mo na lang kung anong tama at mali ang isasagot sa iyo o isusumbat sa iyo ay sana hindi na lang ikaw ang nanay ko. Wala na sasakit pa doon. Di po ba, ano? Wala na sasakit din sa anak na kung saan sasabihin ng nanay, sa dinami-dami naman ang pwedeng naging anak, ikaw pa. Masakit din yun, hindi po ba, ano? Pero sa mag-asawa, masakit din yun. Na ano? Bakit ikaw naging asawa ko? Hindi ba? Pero sa totoo lang, sino bang namili? Di po ba, ano? Sino bang namili? Di ba ikaw? Ha? Mga minamahal na mga kapatid, sa huling araw na ito, oy, Holy Wednesday, where tomorrow we will have the Christmas and the Holy Thursday liturgy, hopefully, we ask ourselves, ano yung aking pinapahalagahan? Ikalawa, saan napupunta ang aking pera sapagkat yung aking ginagastusan ay nagpapakita ng aking mga pinapahalagahan. Ikatlo, sana naman pinapahalagahan ko ang aking relasyon kumpara sa anumang bagay sa mundong ito. Sana naman. Di po ba, ano? Napakalungkot na sabi nga, pinagpalit ka sa isang material na bagay. Naalaala ko lang na minsan inupuan ko mag-asawang nag-aaway nang binaha ang lugar nila sa Antipolo. No? Sabi, binabaha na. Ano po? Ang ginawa ng lalaki, umalis sa bahay, inilipat yung sasakyan, inilipat sa mas mataas na lugar. Kaya yung misis niya naiwanan doon sa baha. Naiwanan sa baha. At matagal na away. Sabi nung babae ay, pinagpalit ako sa sasakyan, Father, pinagpalit ako.
Si Mr. naman, hindi kita pinagpalit. Kasi alam ko yung sasakyan, hindi umaandar ng walang driver. Tama naman, di po ba? No? How we wish na pag may baha yung sasakyan nyo, nagkukusang umalis, hindi po ba? No? Wala naman talagang ganon. Pero, nagkakaganyan lang ang sigalot dahil meron niya mga lumang sugat na hindi naghihilom. Alam nyo, pag tayo nagmamahalan, kahit gano'ng kapalpak ang isa't isa, kaya nating pagtawanan. Pero pag ang sugat ay malalim na, kaunting kutkot lang, talagang nag-aaway tayo. Kailan natin hihilumin ang mga sugat na yan? Kailan? Yung sasabihin nyo pag nagpantay na mga paan nyo, di ba may mga taong ganun? Hindi. Hindi. Pag nagpantay na mga pangapa ko, bakit? Ngayon ba tabingi ang paan nyo? Di ba? Mga minamahal na mga kapatid, nasaktan ang Diyos, tanggapin ninyong kayo'y nasasaktan. Inuulit ko, kung ang Diyos nga ay nasaktan, tanggapin ninyo na kayo nasasaktan. Pero, na naman, panibagong pero, pinahiyaban ni Jesus si Judas. Wala. Wala kayong nadinig. Walang sinabi. Walang sinabi. Sapagkat ang panghihiya ng kapwa ay walang idudulot na mabuti. Ang panghihiya ng kapwa ay hindi maghihilom sa anumang sugat na meron tayo. Ang panghihiya ng kapwa ay kahit kailan hindi magtutuwid sa anumang pagkakamali. Inuulit ko, hindi masamang yumaman, pero tama ang dahilan. Sana hindi pagtaka sa katotohanan. Ang inyong ginagastusan ay pagpapakita kung anong mas mahalaga sa inyong buhay. Mga minamahal na mga kapatid, nakikiraan lang tayo. Nasaktan ng Diyos, kaya nasasaktan tayo. Sana, sa araw na ito, mahingi natin ang biyaya ng paghilom. Mahingi natin ang biyaya ng paghilom. Bakit? Sayang naman na malapit na tayo, nandun na tayo sa dulo ng ating buhay, bit-bit pa natin ang mga bagay na nagdudulot o nagdulot ng sama ng loob. Di po ba, no? Mga anak, ilang beses ko nang sinasabi ito, walang ibubungang mabuti ang kawalang paggalang sa sariling magulang. Nasaktan ka, pero isipin mo rin nakasakit ka rin. Mag-asawa na nakasakit sa isa't isa, walang pagkahilom kung walang pagtutuwid. Nanay, tatay, hindi kayo palaging tama. Hello? Nanay, tatay, hindi kayo palaging tama. Makinig naman kayo minsan sa inyong mga anak. Huwag niyong singhalan. Pag kayo nagtatanong, mahirap yun, nagtanong ka sa anak mo. Ano ba anak? Bakit ka pa gabi-gabi umuwi? Tapos sumasagot yung anak. Sasabihin kagad ng nanay, sumasagot ka pa. Natural, tinanong niyo eh. Di po ba, ano? Kaya sabi ng isang anak, wala nang dahilan, father, para mag-usap pa. Kasi palagi silang tama. Mga minamahal na mga kapatid, the Tagalog word of righteous is not palaging tama, kundi matuwid. Maging matuwid. Higit sa lahat. Higit sa lahat. Mas matimbang ang pagmamahal kaysa sa pagiging matuwid. Mas matimbang. Choose the most loving thing to do
not just what is right. Because sometimes what is right for us is not always right for everyone. Mga minamahal na mga kapatid, sa pagpapatuloy na ating banal na pagdiriwang, inuulit ko, sa pagtanggap nyo ng komunyon, hindi dahil kayo ay mabuti, kundi dahil ang Diyos ay mabuti sa inyo. Hindi dahil tayo ay tama, kundi dahil gustong itama ng Diyos ang mga mali sa ating buhay. Higit sa lahat, gawin ang mga bagay ng may pagmamahal upang kung kayo may naluluha, hindi nyo mararamdaman ang pinagkaiba ng pagluha sa loob ng kotse kumpara sa tricycle. Amen. Umihingi po ako ng paumanhin doon sa mga hindi nakatanggap ng communion. Hindi po inaasahan na ganun kadami tayo ngayong gabi. Ano po? Patawarin po. Ako na lang ang patawarin ninyo. Ano po? Mamaya ako na sila patatawarin. Ano po? Ang dami natin. Ano po? We will have one song, then I'll just remove my chasuble. Then we will have a recollection. Ano po? Atin ba kayong lahat? Oo. Saan kayo galing? Maluwag lang kami ng mga nakalipas na 2 araw eh. Anyway, going back to what I've said, do not forget this. Pwede kang lumuha either sa tricycle o sa kotse nang hindi ka nagmamahal. Pero pag ikaw ay nagmahal, tandaan mo yan, luluha ka. Huwag mong kakalimutan yon. Pwede kang lumuha na walang pagmamahal, pero pag ikaw ay nagmahal, asahan mo, luluha ka. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. Grant your faithful, O Lord, we pray, to partake unceasingly to the Paschal mysteries and to await with longing the gifts to come, that persevering in the sacraments of their rebirth, they may be led by Lenten works to newness of life, through Christ our Lord. Amen. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We continue to love and serve the Lord. Thanks be to God.